Hi, panibagong taon na naman. So, parang ang bilis nung lumipas ng 2023, no? So, ngayon, samahan niyo akong balikan yung mga naganap sa atin itong 2023. So, samahan niyo ako. Let's go. So, simulan natin sa biyahe namin pa norte 10 months ago papuntang LU. Well, I'm on a train. First time ko lang makapunta dito sa may sa LU, sa San Juan, La Union. So, ang masasabi ko dito is napakaganda nung lalo sa tabing dagat. Tapos mag-upo ko lang sa may buhanginan. Tapos habang uminom ng beer, syempre mag-okituhan kayo ng barkada mo. Kwentuhan about sa buhay. So, isa ito sa mga memorable na ng mga travels ko. Siyempre, bukod sa nightlife, siyempre, masaya din doon, lalo sa Flotsam. So, sa gantong panahon na, stage na ng buhay ko, parang nanawa na ako sa ganun eh, sa party life. Parang mas gusto ko yung relax na lang, yung tipo na sa tabing dagat ka na lang. Yung ini-enjoy yung nature, yung tunog ng hampas ng alon sa buhangin. Tapos yun lang, mas gusto ko yung ganung feeling na ngayon, hindi na tulad dati na party-party talaga. So yun, yun yung experience ko sa travel namin dito sa La Union. So, after namin sa LU, tapos namin enjoyin yung nightlife and yung malalakas na alon dun sa LU, dumako naman tayo sa next travel natin. 7 months ago, so binisita natin yung barkada natin si Aaron sa Bicol! Let's go! So, itong biyahe namin sa Bicol ang masasabi kong pinakamahabang naranasan ko. Pagsakay sa bus kasi alam ko maabot ata ng 13 hours. Pero may mga stopover naman, pero isa to sa pinakamahaba kasi most of the travel naman is tulog ako noon kasi gabi yung biyahe. Pero sulit naman kasi marami din namang mga dami din mga stopover. So, na-enjoy ko lang yung tulog. Yung tulog sa biyahe. So, ayun. So, pagdating namin dun sa Bulan, so, kasama na namin si Aaron. So, dumiretso kami sa may Biton Beach. Ngayon, tamang ligo-ligo. Ngayon, katuwaan. Parang alam, may bonding nung mga magkakababata nung panahong 90s. So, ayun, nagkakaalaman na lang edad. So, 90s kami. Kami mga bata ng 90s. So, na-enjoy namin yung panahon na wala pang mga gadgets, walang internet. So, talagang kami-kami lang, communication, laro kami. Laro namin, mga traditional, mga patintero, tago-taguan. So, ayun. So, parang bumalik din sa amin lahat yung ganong panahon nung, ito, nag-banding kami dito sa may Biton Beach na to. Kasi ngayon hindi na masyadong gano'n kasi ito May pamilya na rin yung iba. So ayun, tulad nito ni Aaron, meron na siyang pamilya sa Bicol. So kami na lang onti na lang kami, ang wala pang pamilya. Isa na kami, dalawa na kami ni JC doon. Wala pang pamilya. So ayun. So, kung inaakala nyo tapos na yung trip namin sa may Bicol. So, after nun, pumunta kami ng Matnog. Then, babiyahe kami through boat. Papuntang Subic Beach and Wag Fish Sanctuary. Kung saan kami magpi-fish feeding.
Then yung Subic Beach na yon, isa sa mga pinakamagandang napuntahan ko na beach. Siguro dahil hindi ko pa napupuntahan yung Boracay tsaka yung Puerto. So siguro sa as of now, ito yung isa sa sa pinakamagandang napuntahan ko. Dahil bukod sa malinaw yung tubig, yung dagat, yung sand niya is napaka-pino, tas may pagka-pinkish siya. Gawa nung parang reddish na durog na corals. So, pag malayo, nagmumukha siyang kulay pink. So, ayun, isa sa pinakamagandang napuntahan kong beach as of now. I've turned towards the east, and I've come back west, but it just ain't the same in sunshine or rain. I love to see the world. Next on the list, ake tayo ng bundok. Pupunta tayong Buscalan. So sa biyahe namin papuntang Buscalan, so solo lang ako. So nag-join lang ako sa mga nagko-coordinate ng travel papuntang Buscalan. So ayun, sa biyahe namin is gabi. Inabot na kami ng gabi dun mga nakarating ng Buscalan. So masasabi ko dun sa biyahe namin is nakakahilo dahil puro sigsag yung daan. So kahit na natutulog ka, maramdam mo yung hilo dun sa, sa pasigsag na daan. May mga kasama nga ako doon na nasuka doon sa van. So ako, noong una, nakatingin pa ako sa tumitingin, nakatingin pa ako sa daan. Tapos nagbibideo ako. Pero nung tumagal na, nung malala na yung zigzag-zigzag nung van, nararamdaman ko na rin na nahihilo ako . So yun, pinigil ko na. Pumigit na lang ako, natulog na lang ako. So yun, na-survive po naman yung biyahe nang hindi ako nasusuka. Nakarating kami ng Buscalan ng madaling araw. So sa pag-akyat ng Buscalan, dito na subok yung tatag ko sa hiking, sa trekking. So ito na lang yung nagbigay sa akin ng calling na dapat ako mag-workout na. Para pagdating ng gantong time na mag-trek ako, hindi na ako ganun mahihirapan. At syempre, ang main reason kung ba't ako pumunta ng Buscalan is para ma-meet si Apo Wangot. At di ko palalampasin ang pagkakataon na hindi ako makapagpatato sa kanya. But the truth be told, it's a lonely road. I'd love to see the world with you. Oh, I'd love to see the world with you. Well, let it be known I've survived on my own. The only thing carrying me, the wind. Wherever I roam with my makeshift home, there's a place for you to be and breathe with me. Well, I'm leaving today, going to Chicago, and I hope you're safe. You'll be. I'd love to see the world, I'd love to see the world, I'd love to see the world with you too. Oh, I'd love to see the world with you too. Yes, I'd love to see the world, I'd love to see the world, I'd love to see the world.
Next on the list, Baler. So, itong biyahe namin sa Baler, syempre is chillan din. So, nag-enjoy lang kami sa may beach, sa may malalaking alon. So, ako, hindi naman ako masyadong talaga marunong lumakoy. So, sa may bandang mababaw lang ako. So, sila JC, yan, nagkala sila. Nag-surf lesson sila. So, ako, pass muna. So, next time na lang. So, yun. Nag-enjoy lang ako ng tampi solo sa may malalaking alon. Well, I'm on that plane that you see up there. Well, I got you a ticket and all that goes with there. So come on, let's fly. Oh, I'd love to see the world with. I've turned towards the east and I've come back west, but it just ain't the same in sunshine or rain. I'd love to see the world with you. Oh, I'd love to see. So, next on the list, pupunta ulit tayo ng south, papuntang Puerto Galera. So, ang pagpunta namin sa Puerto Galera is medyo interesting kasi pumunta kami doon ng time na meron typhoon warning. So, nasa Roro kami, nakasagsagan ng lakas ng ulan. So, pagdating namin sa mismong Puerto Galera, so onti lang yung guests dahil nga may bagyo, then napakalakas ng hangin, tapos yung waves katulad halos sa Baler na napakatataas ng alon. So yun, so sa biyahe naman namin dito sa Baler, so tamang chill lang kami sa ano, dahil wala naman masyadong guests, tamang food trip, inom. Ayun, may mga bago kami nakilala dito sa ano, sa Baler, yung tamang bilyar kami. May kasamang inom, nayaya pa namin sila mag-inom sa bahay. So, ayun. So, nagkaroon pa kami ng Aberia pagbalik ng Batangas Port. So, na-stranded kami sa gitna ng dagat, paikot-ikot yung roro namin. Dahil wala pang madaungan yung aming roro dahil puno pa yung port. So, nagpaikot-ikot muna kami. Mga siguro ilang oras pa kami doon. Paikot-ikot lang sa may gitna ng dagat. Tamang maniobra lang yung kapitan. Dahil na nag-aantay kami na babakante yung ano, yung port para doon sa roro namin. So, yung next travel ko is nag-solo trip lang ako papuntang Baguio. So, nag-DIY lang ako doon. So, tinry ko lang mag-isa na pumunta at kung ano mangyayari sa akin doon pag ako lang mag-isa. So, ayun. Kung gusto niyo panoorin yung video na DIY travel ko ng Baguio, nandun sa, nasa daan na lang yan, nasa description, i-link ko na din doon. Pwede nyo na rin tingnan doon sa mga videos ko para mapanood nyo yung paano ako nag-DIY doon. So, ayun. Back next video. So, sa last travel nung namin ng 2023. So, bumiyahe kami papuntang south ulit. Papuntang Enchanted Kingdom. So, sa biyahe namin papunta dito, chillan din. And then pagdating na doon sa may mismong Enchanted Kingdom, dito ano eh, dito nasubok yung tapang ko sa mga rides. So lalo na doon sa extreme, talagang napush yung limit ko ng
fear of heights talaga. So, hindi ko halos kinaya. Nanginginig ako pagkatapos ng rides. So, ayun. Maraming, ano, maraming mga rides doon na talagang sumubok sa, ano ko, fear of heights. More on fear of heights talaga. So, ano din, natry ko din yung pumasok sa parang horror house doon, yung sa may Alcatraz ba yung basa, hindi ko na maalala. Check nyo na lang yung video. So, ayun, that's the last travel na pinuntahan ko nung 2023. So, ayun. So, to wrap up this video, ang masasabi ko lang sa biyahe ko nung 2023 at yung mga na-realize ko. So, is hanggat may oras ka, hanggat may lakas ka pa, try mong subukan mag-travel. Kasi, para siyang ano eh, para siyang therapy sa akin kasi nung na yung mga first year ng start ko magtrabaho, talagang focus lang sa trabaho, wala, hindi ako gumagala hanggang sa umabot na ako ng 10 years na nagtatrabaho, puro trabaho lang, trabaho, bahay, ganun lang. Nung medyo nakaluwag-luwag ako nung na-transfer na ako sa ibang career, medyo lumuwag na yung schedule ko sa mga gala. So, hindi ko pinalagpas yung pagkakataon na itry yun. Kasi parang na-realize ko kasi kailan pa ako magsisimulang mag-travel ng ganito? Pag mahina na ako, pag may sakit na ako, pag mayroon na akong responsibilidad, mayroon na akong pamilya. Di mo lang kasi magagawa yun pag mayroon ka ng pamilya or limited na lang. Kasi nga, sila na yung magiging priority mo, hindi na yung sarili mo. So, hanggat, ano, sa akin, para sa akin, dahil single pa ako ngayon, ini-enjoy ko pa lang yung ano, ini-enjoy, ngayon ko pa lang na-enjoy yung pagta-travel nung simula ng 2023. Yung ganyan, lumuwag na schedule ko. Then, na-lift na rin yung pandemic, nawala na rin yung pandemic. So, lumuwag na yung travel opportunity para sa akin. So, hindi ko na sinayang yung pagkakataon hanggat may time ako. So, yun. Travel, sige. Kasi, nare-realize ko nung habang tumatanda na parang minsan hindi, ano eh, pag lalo pa na nagkakaroon ka na ng mga sakit, parang mahirapan ka na mag-travel eh. So, kailan ka pa akit ng bundok, kailan ka pa mag-travel sa malayo pag hindi mo na kaya, pag hindi ka na makapaglakad ng maayos. Yung kasi ang iniisip ko nung mga time na to, 2023. Kaya talagang pinush ko yung sarili ko hanggat may time, travel. So, yun lang ma-advise ko sa mga viewers na kung meron man, kung meron man nanonood sa mga videos ko, yun lang yung mapapayo ko sa inyo. Huwag nyo subukang itry na ba, na mag-try ng bago. Explore yung Pilipinas. Napakaganda ng Pilipinas. Ututusin, unti pa lang inapuntahan ko. Hindi ko pa na-explore yung Visayas, Mindanao. So, ayan yung nilook forward ko this 2024. So, sana naman, pagbigyan tayo ni Lord na more health, tsaka pera, syempre, paano ka mapag-travel ng walang budget. So, yun yung nilook forward ko for this 2024. Mapag-travel tayo. So, yun. Thank you sa panonood. So, kung umabot ka sa video na to, maaari bang makahingi ng favor na mag-type ka sa comment section ng amen? So, para alam ko na umabot ka sa dulo ng video na to. So, ayun, thank you for watching. So, huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, and share nyo na rin kung gusto nyo i-share sa mga kaibigan nyo para kumalat tayo. And para masuportahan na rin to, ma-monetize na yung channel natin. So, thank you for watching. Peace out!